Papa, bakit pa ba pinipilit niyo ako magpakasal? As you can see, masaya po ako sa pagiging single at walang oras sa mga lalaki. Nakaikot lang ang mundo ko sa negosyo. Kaya please lang po, kung sino man ang tinutukoy niyong Mr. Roach o Cockroach, wala akong pakialam. May bahid ng inis na reklamo ni Crishane sa kanyang ama na si Don Christopher Holly. Anak, you're not getting any younger. 35 years old ka na. Ang gusto ko, magkaanak ka man lang bago ako mawala sa mundong to. Malungkot na sagot ng kanyang ama. Papa, I have my nieces. Nariyan si Nichelle and Osni. At natagpuan na rin natin ang anak ni Ate Christina na si Christine. Kaya Papa, please, hayaan mo na po ako sa pagiging single. Hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko. Lalo na kung kayamanan lang ang habol nila sa akin at natigilan sa pagsasalita si Shane nang makita ang hawak na ng kanyang ama ang ulo nito. Papa? Mabilis na tinakbo ni Shane ang gamot nito at ipinainom kaagad sa ama. Bukod sa atapresyon, isang beses na rin itong na-stroke at sinabihan siya ng doktor nito na baka sa susunod ay hindi na nito kayanin. Sana noon pa kita'y pinakasal, noong may panahon pa ako. Pero nanindigan ka at iginiit na kapag natagpuan na natin ang anak ng Ate Christina mo, dun ka pala magpapakasal. Bumuntong hininga si Crishane. Papa naman, iniiwasan ko na nga maalala ang pagkakamali ko noon, pero ipinapaalala pa ninyo. Hindi ba dapat ikakasal na nga ako? Pero anong ginawa ng lalaking minahal ko ng sobra? Hindi ba kayamanan ko lang pala ang habon niya? Ang kanya namang ama ang huminga ng malalim. Anak ng kasosyo natin sa UAE si Mr. Roach, kaya imposible na pera mo lang ang habol niya. Alam ko po, Papa, pero... Wala nang pero-pero, Crishane. My decision is final. Ngayon, kung walang halaga sa iyo ang aking buhay, ikaw na ang bahala. Sige na, makakaalis ka na. Tuluyan ang nagtampo ang kanyang ama sa kanya. Tumaligod na ito at hindi na siya kinausap pa. May lungkot sa mukha ni Shane na lumabas ng silid ng ama. Alam niya kasi na wala na siyang lusot pa sa pagkakataong to. Umabot si Shane sa edad na 35 sa kadahilan ng sagabal lang ang mga lalaki sa paghahanap niya sa pamangkin. Pero ngayong natagpuan na nila si Christine, wala na siyang ibang maidadahilan sa ama. Mabibigat ang mga yabag na tinungo niya ang kanyang silid at doon pinag-isipang mabuti ang suhestyon ng ama. Dala ng guilt, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kinabukasan habang nag-aalmusal sila ay lakas loob na nagsalita si Shane. Papa, sige po, payag na ako magpakasal, pero sa isang kondisyon. Hindi kaagad kumibo ang ama niya na para bang wala itong narinig. Lumabi si Shane. Papa naman, sorry na po. Bati na tayo kaya tumigil na kayo sa kadramahan niyo. Wika niyang may himig ng paglalambing para pagaanin ang loob ng ama. Nilingon siya ng kanyang ama. Tigil ka nga. Bakit naman ako magdadrama? Matanda na ako para sa bagay na yan. Opo na. Sige na, wala na po akong sinabi. Pero may kondisyon po ako, Papa. Anong kondisyon yun? Gusto ko pong umalis muna at i-enjoy yung pagiging single ko. Hindi ba't hindi ko nagawa ang bagay na yun dati? Napaisip naman si Don Christopher. Lumarawan ang lungkot sa mga mata nito. Si Crishane na lang kasi ang natitirang anak na walang asawa at bunso ang dalaga sa apat nitong mga anak. Ang dalawang lalaki ay may kani-kanya ng mga pamilya. Si Christina naman na sinundan ni Crishane ay matagal ng patay. Tutupad ka ba sa usapan kapag pinayagan kita? Tanong ng Don. Of course! Isang buwan lang naman, Papa. I heard next month pa dadating ang pamilya ni Roach. Sabi niya sa ama. I did my own research about Matthew Roach. And you know what, Papa? Wala akong nakitang mukha niya sa internet. Maybe he is... Hindi na natapos ni Shane ang sasabihin nang bigla siyang yakapin ng ama. Thank you, anak. At pumayag ka na rin sa wakas. Hindi na ako mag-aalala at lilisan sa mundong to na mapayapa. Matutuwa rin ang mga pamangkin mo. Kahit papaano, nakadama ng kasiyahan si Shane nang makitang masaya ang ama. Labagman sa kalooban niya ang gagawing pagpapakasal, pero kailangan niyang sundin ang kagustuhan nito para na rin sa ikatatahimik ng kalooban nito. Pagkatapos kumain, agad na gumawa ng bucket list si Shane ng mga lugar na pupuntahan niya. Inilista niya yon sa kanyang journal. Hindi naman niya nais na lumabas ng bansa.
Sa Pilipinas lang ang gusto niya at ang una niyang destinasyon ay sa Baler. Nakangiti siyang nag-empake ng mga dadalhin dahil sa araw ding yun siya aalis. Take care, Tita Shane. Kumakaway na paalam ng kanyang mga pamangkin. I will. Bantayan niyo si Lolo ah. Bye! Bili niya sa mga ito. Sakay na bago niyong sasakyan ay binaybay ni Shane ang daan mula Manila papunta sa North Luzon Expressway. Masaya siya at hindi nakakaramdam ng pagkabagot sa biyahe dahil sa mga lugar na kanyang nadaraanan na sinadya pa niyang hintuan. Kaya naman inabot siya ng 6 oras bago narating ang bayan ng Baler. Naghahalo na ang dilim at liwanag nang sapitin niya ang isang makipot na daan. Mataas ito at takaw disgrasya kaya maingat siyang nagmaneho. Ngunit tuluyang naantala si Shane dahil sa isang lalaki na nasa gilid ng daan, paharap mismo sa bangin. Hindi na sana niya ito papansinin, subalit nanlaki ang mga mata niya nang makitang tuloy-tuloy lang ang lakad nito pahulog sa bangin. Dali-dali niyang inihinto ang sasakyan at tinakbo ang kinaroroonan na ng lalaki. Manong, wag! Malakas niyang sigaw sabay hila sa kamay ng lalaki at kinabig ito palapit sa kanya. Pareho silang bumagsak sa lupa. Bahagya pa siyang nasaktan nang tumama ang mukha niya sa malapader na dibdib ng lalaki. Napangiwi rin siya dahil sa bigat ng lalaking nakakubabaw sa kanya. Malaki kasi ang pangangatawan nito. Ano bang problema mo? Bulyaw niya sabay tulak sa lalaki. Ouch! Ang bigat-bigat mo naman! Wala namang imik na umalis ang lalaki sa ibabaw niya. Ni hindi man lang siya nito tinulungan. Blanco lang itong tumingin sa kanya bago bumalik sa pwesto nito kanina. Sa gilid na bangin. Wow ah, salamat ha. Sarkastik ang wika niya sa lalaking akala niya ay matanda na. May kaitiman lang pala ang balat nito at mukhang ilang linggo na rin hindi naliligo dahil sa kasuotan nito. Nako, mukhang baliw pa yata ang isang to. Bulong ni Shane sa sarili. Hindi ako baliw, baka ikaw. Sagot nito nang lingunin siya saglit. Narinig pala siya. Inis na tumayo si Shane at pinagpag ang suot. Hindi ka pala baliw, pero balak mong magpakamatay. Nakakatawa ka rin. Nanunoy ang wika niya rito. Hindi ako nababaliw, pero malapit na. Hindi wan ako ng babaeng mahal na mahal ko at sumama sa ibang lalaking nakakaangat sa akin. Pagod na ako mabuhay. Wala na akong pamilya at walang-wala na rin may pagmamalaki. Kaya sabihin mo nga sa akin kung may katuturan pa bang buhay kong to. Mahabang tura nito. Nakaramdam ng awa si Shane para sa lalaki kaya hindi kaagad nakasagot. Siya naman ay naranasan din ang sakit ng pagkabigo, pero hindi naman siya umabot sa ganoong punto. Huminga siya ng malalim. Naisip niyang subukan itong tulungan sa abot ng kanyang makakaya. Ganito na lang, umalis ka na rin at sumama ka na lang sa akin. Magagabi na kuya, baka may mangyari pang masama sa atin dito. Sabi ni Shane. Nilingon naman siya ng lalaki na may pagdududa sa mga mata. Bakit ako sasama sa'yo? Eh ni hindi nga kita kilala. Umalis ka na at hayaan mo na ako rito. Mariing nagdikit ang mga labi ni Shane. Hindi po ako masamang tao, kuya. Kita mo naman at ang liit ng katawan ko kumpara sa'yo na kayang-kaya kong bigwasan sa oras na may gawin ako masama. Gusto lang kitang tulungan dahil masarap ang mabuhay. Marami ka pang pwedeng gawin. Kaya sumama ka na sa'kin para makipag-isip-isip ka muna. Ako na ang bahala sa lahat. Nilingon naman siya ng binata sa kaunti-unting lumapit sa kanya. Sige, pero ikaw talaga ang bahala sa akin dahil wala akong kahit na anong dala rito. Alam ko, kaya halika na at gabi na rin. Nagugutom na ako. I'm sure ganun ka rin. Pagkasabi niyo na isabay pang kumulo ang sikmura ng dalawa kaya natawa sila pareho. Tara na nga. Natatawang yaya ni Shane bago nila tinungo ang kanyang sasakyan. Nagsimula siyang magmaneho muli habang panakanak ang tinatanong ang katabi. Gaano ka nakatagal dito sa Baler? Matagal-tagal na rin. Taga Mindanao talaga ako. Napadpad lang ako dito nang makilala ko si Maribel. Wala na naman akong babalikan pa roon kaya nanatili na lang ako rito. Sa pagbabaka sakali na babalikan niya ako. May kalungkutan itong sagot. Ah. Eh ikaw ma'am, bakit po kayo napadpad dito na nag-iisa? Hindi ba kayo natatakot? Tanong naman ito sa kanya. Hindi pa kita kilala para sabihin ko sa iyo ang rason ko. Sa tanong mo naman kung natatakot ako, well, hindi naman. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Kung ganun, ako nga pala si Carding.
pakilala ng binata kay Shane. Ako naman si Chris Shane. Shane na lang. Sagot niya. Since tagal ito ka, saan tayo pwedeng kumain? Yung pinakamalapit sana. Meron akong alam, kaya lang, hindi sosyal. Baka hindi mo magustuhan dun. Mukha lang akong maarte at sosyal, Carding. Pero mapapakain mo naman ako kahit saan. Nakangiting binalingan pa ni Shane ng katabi. Tumango-tango naman ito. Maya-maya pa, narating na nila ang kainan malapit sa pinakasentro ng baler. Isa yung karinderya at nahalata ni Shane na nag-aalangan ng lalaki. Kaya naman ipinakita niya ritong hindi ito dapat makadama ng ganoon. Wow! Ngayon ko lang nalaman na may pako palang gulay. Manghang wika ni Shane habang sarap na sarap sa kinakain. Ang tawag dyan ay ensiladang pako. Isa yan sa pinagmamalaki ni Aling Kunching dito sa kainan niya. May pagmamalaking sagot ng lalaki sa kanya. Well, hindi naman ako kukontra dyan dahil masarap talaga. What about this one? Itinuro niya ang isang putahe na kulay itim. May pagtatakang tiningnan siya ni Carding. Seryoso? Hindi mo alam ang tawag sa pagkain na yan? Tatanungin ko ba kung alam ko? Sagot niya saka tumikim ng kaunti. Masarap siya. Hindi naman makompos ito pero... Dugo ng karning baboy yan. Dinuguan ang tawag. Medyo alangan na sagot ng binata. Tumangot ang si Shane. Kaya pala dinuguan, kasi dugo. Natawa pa siya pagkasabi niyon. Ayos ka lang, ma'am. Tumango siyang muli. Pasensya ka na, Carding. Sa edad kong to, ngayon lang ako pinayagan ng ama ko na umalis nang hindi siya kasama. Bakit naman? Sandali. Ikaw ah, personal na yung tinatanong mo. Basta mahabang kwento. Saka ko na lang sasabihin sa'yo kapag nagbago na yung isip mo. Nakangiting sabi ni Shane. Hindi na lamang nagtanong pa ang katabi. Kasimple lang siya nitong pinagmasdan. At pagkatapos ng ilang minuto ay natapos na rin silang kumain. Ang sarap po ng luto niya, Aling Kunching. Huwag po kayo mag-alala. Nadalhin ko rito ang pamilya ko kapag namasyal kami dito. Sabi pa ni Shane sa may-ari ng kainan na ipinakilala sa kanya ni Carding kanina. Tara na. Yaya niya sa lalaki ng balingan ito. May pamilya ka na pala. Bakit hindi mo sila kasama? Yun ang lumabas sa bibig nito. Napailing si Shane. Ayan na naman ang mga tanong mong personal. Sinabi ko na sa'yo na saka na kita sasagutin kapag nagbago na ang isip mo at may dahilan ka na upang ipagpatuloy ang buhay. Halika na, maghanap naman tayo ng matutulugan. Sagot niya sabay talikod dito. At dahil nakaplano na kay Shane kung saan siya pupunta, tinungo nila ang isa sa sikat na resort sa Baler kung saan siya nagpabook ng silid. Ngunit tila hindi naman umaayon sa kanyang panahon. Miss, imposible na wala akong reservation dito. Can you check it again? Inis na wika niya sa kausap. I'm sorry ma'am pero wala po talaga kayo sa mga pangalang narito. Giit naman ang receptionist. Napahagod siya sa hindi kahabaang buhok. Sige, bigyan mo na lang kami ng dalawang room. Tinignan naman ulit ng receptionist ang listahan nito sa computer. Ma'am, isa na lang po ang available, ang executive suite na lang po. Exactly my point, miss. Yan nga mismo ang room na pinareserve ko. Sorry po, pero wala ko talaga. Baka po nakalimutan ninyo yung proceed to payment. Nag-isip naman si Shane kung ginawa nga ba niya sinabi nito. Saka ninukot ang cellphone niya sa kanyang bag. Give me a second, please. May bahid ng inis na sabi niya habang nagtitingin sa kanyang mga text messages. Napabuntong hininga si Shane nang wala ngang makitang confirmation ng bangko niya roon. Alright, I'll take that from your saying. Here's my card. Anya sa receptionist. Sige ma'am. Habang inaayos ng receptionist ang mga kailangan, bigla siyang napatingin sa labas. Huling-huli niyang pinagmamasdan siya ni Carding mula sa kinitatayuan nito. Lihim siyang napangiti. Hindi lang kasi basta pagtitig ang ginagawa nito sa kanya. Malagkit yon na para bang may nais na ipahiwatig. Kung titingnan niya si Carding sa physical na anyo nito, mukha itong gusgusin dahil sa damit nitong halatang may kalumaan na. Pero kanina, habang kumakain silang dalawa, hindi nakaligtas sa kanya ang magagandang mga mata nito at matangos na ilong. Kaya hindi niya mawari kung ano bang ayaw rito ng kasintahan nito at nagawa itong iwanan. Carding, ayos na! Tawag niya rito makaraan ng ilang sandali. Lumapit ito sa kanya.
Ma'am, ihahatid ko lang po kayo sa itaas at uuwi na rin ako. Sagot nito. Mabilis siyang umiling. No, baka kung ano pang gawin mo sa sarili mo. Kaya nga sabi ko sa'yo ako na bahala. Huwag ka mag-alala. Malaki at malawak naman ang executive room kaya magiging komportable tayong dalawa ron. Tuloy-tuloy niyang wika at hinila na paakyat si Carding. Ma'am, kasi... Nasa may pintuan lang si Carding at nag-aalangan pa rin pumasok. Anong kasi? Dali na. Hinila itong muli ni Shane sa braso, sabay sara ng pinto. Actually, hindi ako nakikipag-usap basta-basta sa hindi ko kilala. Pero pagdating sa'yo, hindi ko maipaliwanag kung bakit magaan ang pakiramdam ko. Kaya huwag ka nang mahiya dahil inaantok na ako. Wika niya bago tinungo ang isa pang pintuan. May sariling silid ang executive suite na yon, na may sarili ring banyo. Bukod pa ang nasa labas. May mini sala rin yon at mini kitchen. Binuksan niya ang kanyang maleta na dala-dala at kumuha ng pamalik na damit. Natungo siya sa banyo at naglinis ng katawan. Paglabas niya roon ay sinilip niya si Carding. Nakatayo pa rin ito sa pinag-iwanan niya kanina. I'm tired. Mauuna na akong matulog sa'yo. Feel at home, Carding. Good night. Isinara na muli ni Shane ang pinto at nahiga sa kamang naroon. Saka ipinikit ang mga mata. Kinabukasan, maagang nagising si Shane. Kaagad niyang inihanda ang sarili. Naligo siya at naglagay ng sunscreen sa katawan. Naglipstick din siya at iniligay ang iba pang personal niyang gamit sa mini sling bag. Suot ang maxi dress ay nakangiti siyang lumabas ng kwarto. Ngunit nagulat siya nang madat ng bagong ligo rin si Carding at tanging tuwalya lamang ang suot nito. Nagsalubong ang kanilang mga mata. Hindi niya ipinahalatang bigla siyang kinabahan. I think kailangan mo na kitang hanapan ng maisusuot sa ibaba. Hintayin mo na lang ako rito. Wika ni Shane sa pinakakalmadong tinig kahit pangaabot langit ang kabog ng kanyang dibdib. Mabilis siyang lumabas ng unit na yon sabay sandal sa pinto habang sapo-sapo ang dibdib. My gosh, ano bang nangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili. Sanay na naman kasi siya na makakita ng lalaking maganda ang pangangatawan pero wala namang epekto mga yan sa kanya. Ngunit nang makita niya ang katawan ni Carding, nakaramdam siya ng kakaibang init. Kinilabutan si Shane sa sariling iniisip. Sa edad kasi niyang yon ay berhen pa rin siya. Tanging halik lamang sa mga labi ang naibigay niya noon sa dating kasintahan. Umayos ka nga, Shane. Saway niya sa sarili. Saka nagpunta sa may lobby. Naghanap ng mabibiling damit si Shane para kay Carding. Nakakita naman siya ng beach shorts at t-shirt. Miss, kukunin ko yung 3 pares ng shorts at t-shirt. Kung meron ho kayong briefs ay samahan niyo na rin yung 3. Sabi niya sa tindera. Meron po kami. Ano hong size ng mister niyo? Tanong ng tindera. Napakunot na ang si Shane. Aba, mali ko naman sa size ni Carding. Hindi ko naman nakita ang ano niya. Isa pa, hindi ko siya mister. Pero base sa obserbasyon ko ay... Anya sa isip at tumingin sa kawalan. Siguro ho ay large. Binalingan niya ang tindera. Pakidalian na lang po at mag-aalmusal pa kami. Dagdag pa niya. Sige po. Pagkatapos ibalot ng tindera ang mga pinamili niya, bumalik na siya sa kanyang kwarto. Naabutan niya si Carding na nakaupo sa sala, nakahubad pa rin. Ito na mga damit mo, Carding. Magbihis ka na. Sa lobby na lang kita hihintayin. Nagmamadaling wika niya habang iniaabot ang supot dito. Kakaiba kasing epekto ng hubad nitong katawan sa kanya. Nahihiyang inabot naman ito yon. Salamat, ma'am. Walang anuman. Sige, bababa na ako. Bilisan mo, ha? Paglabas ni Shane, walang lingong likod na dire-diretso siyang naglakad papuntang lobby. At para mawalan kung ano-anong pumapasok sa kanyang isipan, nagpahanda na siya ng almusal nila. Habang hinihintay rin yun, ay nag-selfie muna siya sa mini park na naroon lang sa harap ng resort. Nais niyang ipadala ang mga larawan sa kanyang mga pamangkin. Kanina ka pa ba dyan? Gulat niyang tanong nang makita si Carding sa screen ng kanyang cellphone. Hindi naman, ma'am. Sagot nito. Humarap siya rito at pinasadahan nito ng tingin. Mabuti naman at bagay sa iyo ang damit. Halika na, mag-almusal na tayo. Nagpahanda na ako ng makakain natin. Naku, hindi ho ba nakakahiya? Hindi. At mas nakakahiya kung tatanggihan mo ko. Hinila niya ang lalaki sa kamay at dinala sa restaurant ng resort.
eksaktong nakahanda na mga pagkain in order niya. Sige na, kain ka na. Ma'am, Shay na lang. Tanggalin mo na ang ma'am. Mabilis niyang putol sa sasabihin nito. Napakamot ito sa ulo. Sige, Shay na lang. May gusto kasi akong sabihin. Tumango siya. Ano yun? Gusto ko lang sabihin ay parang may dahilan na akong muli ngayon para ipagpatuloy ang aking buhay. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi kaila na natuwa siya sa narinig. Talaga? Well, that's good to hear, Carding. At least, dahil yun sa'yo, Shane. Napatigil siya sa akmang pagsubo at tinitigan nito. Ha? Ako? Tumikim si Carding. Oo, ikaw ang dahilan kaya gusto ko ulit mabuhay. Yun naman ay kung bibigyan mo ako ng pagkakataon. Napanganga siya. Ang bilis naman ng isang to. Technically, kagabi lang kami nakakilala pero ang lakas na agad ng loob na ligawan ako. Bulong ni Shane sa isip. Ako? Bakit naman ako, Carding? Isa pa, kahapon lang tayo nagkakilala. Hindi ka ba natatakot? Sunod-sunod niyang wika kahit bahagya na rin naman siyang kinikilig. In fairness kasi sa lalaki, gwapo talaga ito. Hindi iisipin ng sino man na hindi mayaman. Dahil makinis ang balat nito at niwala man lang kapores-pores ang muka. Hindi. Paano naman ako matatakot sa isang kagaya mo na napakaganda? Mas lamang nasabihing na bihag mo ako. Muntik nang mabulunan ang dalaga sa narinig. Abat talagang umaaribang lokong to ah. Sigaw niya sa isip. Napailing siya. Hindi ganun kadali ang sinasabi mo, Carding. Isa pa, paano ko naman masasabing tunay ang sinasabi mo? Patutunayan ko sa'yo. Paano? Pasasayahin kita habang naririto ka. Sandali siyang nag-isip, sabay tango. Okay, pero huwag ka ring aasa na matutugunan ko ang inihahayag mo. Sagot niya. Hindi niya rin kinalimutang isaksak sa isip na may pangako siyang binitiwan sa ama nang umalis siya ng Maynila. Humiti ito, para namang tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Shane. Grabe, para kasi itong model ng toothpaste at mas naging kaakit-akit ang dating nito sa kanya. Salamat. Hayaan mong ipakita at ipadama ko sa iyo ang totoong kahulugan ng pagiging masaya. Naisipin mo pa lang ang pangalan ko, kikiligin ka na. Na kapag nakasalubong ang ating mga mata, masasabi mo sa iyong sarili na hindi mo kaya mabuhay nang wala ako. Alright, wala na akong sinabi. Hindi ka talaga magsisisi sa pagpayag mong to, Shane. Sabi pa nito. Hindi naman na sumagot pa si Shane. Nagpatuloy lang sila sa pagkain at nang makatapos ay namasyal sila. At hindi naman maikakailang masayang ang kasama ang lalaki dahil walang oras na hindi siya tumatawa sa mga kwento nito. Lumipas ang mga araw. Halos isang linggo na ring magkasama sina Carding at Shane. At wala pa namang nakikitang mali si Shane sa ginagawa ng lalaki. Napatunayan niyang totoo nga ang mga sinasabi nito, na pasasayahin siya. Kaya naman, nararamdaman niya rin sa sarili na unti-unti siyang nahuhulog dito. Carding, maliligo muna ako. Sabi niya habang naroon sila sa dalampasigan. Sige, dito lang ako, babatayan kita. Okay. Hinubad niya ang suot na damit dahil sa ilalim niyon ay naka-swimsuit na siya. Pagkatapos ay lumusong na siya sa tubig. This is so refreshing and also relaxing. Ayaw mo ba akong samahan? Tanong niya sa binata. Umiling ito. Ikaw na lang. Masaya na akong panoorin ka mula rito. Sige, ikaw ang bahala. Nagpatuloy sa paglangoy si Shane. Enjoy na enjoy siya dahil medyo mainit ang tubig. Sadyang nare-relax ang buong katawan niya. Subalit makaraan ng ilang minuto ay nagulat na lamang siya nang may humawak sa baywang niya. Babe, hindi mo naman ako hinintay. Ani Carding sa kanya. Ha? Takang nilingon niya ito. Sakyan mo na lang, Shane. May dalawa kasing lalaki na gusto kong lapitan. Bulong nito. Napalabi siya. Ikaw naman kasi, ayaw mo ba akong samahan? Sagot niyang ipinulupot pa ang dalawang kamay sa batok ng lalaki. Pasensya na. Hmm? Inirapan niya ito. Natawa naman ito at nilingon ang dalawang lalaking tinutukoy. Umalis na sila. Akala siguro nila ay wala akong kasama. Tiningnan niya rin ang dalawang lalaking papalayo. Nang balingan niya si Carding, kamuntik nang magtama ang mga labi nila. Nasabi ko na ba sa'yo na ang ganda-ganda mo, Shane?
Carding, nanayo yata ang mga balahibo niya sa katawan nang haplusin nito ang pisngi niya. Pagkatapos, tinawid nito ang pagitan ng kanilang mga labi. Hindi siya kaagad nakakilos. Ngunit nang maramdaman ang lambot ng mga labi ng lalaki, unti-unti siyang napapikit at tinugon ng paghalik nito. Nang pareho na silang kinakapos ng paghinga ay dahan-dahang lumayo sa kanya si Carding. Mahal kita, Shane. Pag-amin nito. Napatitig siya rito. Ilang beses din siyang napalunok. Ano ba sasabihin ko? Tanong niya sa isipan. Alam ko mabilis pero gusto rin kita, Carding. Hindi na nag-iisip na sagot niya. Bahala na. Talaga? Ibig bang sabihin nito ay sinasagot mo na ako? May pag-asam sa tinig na tanong nito. Nahalikan mo na nga ako, hindi ba? Nakalabing sagot niya. Pero gusto ko pa rin marinig ang sagot mula sa mga labi mo. Huminga ito ng malalim. Pero kung nag-aalangan ka pa rin, hindi naman ako nagmamadali. Handa ako maghintay, Shane. Ngumiti siya. No, Carding. Hindi na kita paghihintayin pa ng matagal. Sinasagot na kita. Talaga, Shane? Oo. At siya na mismo ang tumawid sa pagitan ng mga mukha nila. Ibang pakiramdam ni Shane sa mga sandaling yon. Para siyang nasa langit. Masayang masaya. Kaya naman pagbalik nila sa kanilang silid, hindi na siya nangimipang ipagkaloob sa lalaki ang pinakaiingatan niya. Pasensya na, babe. Masakit pa ba? Tanong ni Carding sa kanya. Nagtanong ka pa? Aaray ba ako kung hindi? Niyakap siya nito. Sorry na. Hinalikan pa nito ang nakahantad niyang balikat. Bakit kasi ang laki ng ano mo? Inis-inis ang wika ni Shane. Nang ano? Ay, ewan ko sa'yo. Natawa ito. Pero kinaya mo naman. Akala mo yata na porke 35 na ako ay hindi na ako birhen, ano? Hindi naman, babe. Kaya nga masaya ako eh. Dahil ako nakauna sa'yo. Marahil nireserba mo talagang sarili mo sa'kin. Hindi naman nakasagot si Shane. Alam niyang mali ang kanyang ginagawa dahil ikakasal na siya sa lalaking nagngangalang Matthew Rouge. Pero ano bang magagawa niya? Noon lang siya nakaramdam ng ganoon. Noon lang muling tumibok ang puso niya para sa isang tao. Kaya wala naman sigurong masama kung sinunod niya ito. Mahal kita, Shane. Kahit saglit pa lang tayong magkakalala, nabihag mo agad ang puso ko. Bulong ni Carding. Ikaw lang ang nagmagandang loob na hintuan ako nung gusto ko nang tumalon sa bangin. Bigay ka ng Diyos sa akin. Mahal din kita, Carding. Hindi ko rin alam kung bakit napakabilis kong nahulog sa'yo. Basta ang alam ko lang ay masaya ako kapag kasama ka. Hindi mahalaga sa akin kung anong pinagmulan mo. Thank you. Magtiwala ka lang sa akin, babe. Hindi ako masamang tao. At magdamag nilang pinagsaluhan ang tamis ng kanilang sinimulang pagmamahalan. Nang mga sumunod pang mga araw, naging masaya lalo ang pagsasama ni Shane at Carding bilang magkasintahan. Tuluyan na rin nakalimutan ni Shane ang iniwan niyang pangako nang umalis siya sa Maynila. Lalo na't araw-araw na ipinadarama sa kanya ni Carding ang wagas nitong pagmamahal sa kanya. Hindi na niya alintana kung sino ito. Ganoon din si Carding. Hindi ito nagtatanong sa buhay niya. Ang alam lang nila ay magkasundo sila, masaya at malaya. Subalit sa paglipas ng mga araw, paiksi naman ng paiksi ang oras ni Shane na kasama ang binata. Nais niyang sabihin dito ang lahat tungkol sa nakatakda niyang pagpapakasal. Ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Babe, ayos na ba sa'yo itong bago nating tirahan? Masoyong tanong sa kanya ni Carding. Wala na sila sa hotel. Sa mismong bahay ni ng lalaki sila naroon. Simple lang yun. Tipikal na bahay ng mga Pilipino. Yari yun sa concrete at yero na may dalawang katamtamang laki ng silid. Oo naman. Walang problema sa akin tong bahay mo. Ang importante, kasama kita. Sagot ni Shane. Hinalikan naman siya nito sa mga labi. Salamat. Iiwan muna kita. Maghahanap lang ako ng mailuluto at ng makakain ng prinsesa ko. Sige babe, mag-aayos lang din ako rito ng mga gamit ko. Nang makaalis si Carding, tinawagan niya ang ama. Kailangan niya itong makausap para ipaalam dito ang naging desisyon niya. Hello, Papa. Kumusta po? Tanong agad niya nang sagutin nito ang tawag niya. Mabuti naman, anak. Buti't napatawag ka. Katatapos lang namin mag-usap ng pamilya Rouge kanina. Excited na rin daw ang kanilang anak na makilala ka sa katapusan ng buwan na to.
Excited na balita ng kanyang ama. Napakagatlabi siya sa narinig. Ganoon po ba? Papa, may sasabihin po sana ako sa inyo. Sige anak, ano ba yun? Kasi po, muling napakagatlabi si Shane bago nagpatuloy. Miss ko na po kayo. Hindi po ako sanay na hindi kita kasama. Natawa ang kanyang ama. Ako rin naman anak, lalo na siguro kapag naikasal ka na. Sige po pa, I love you. I love you too anak, mag-iingat ka. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Napabuntong hininga si Shane nang i-off ang kanyang cellphone. Hindi rin niya mapigilan ang pag-iyak. Mahal niya si Cardi ngunit mas mahal niya ang kanyang ama. Hindi niya gustong bigyan ito ng sama ng loob, lalo na ang itaya ang kalusugan nito. Ito na lang ang natitira niyang magulang, kaya hirap siyang aminin dito ang totoo na may minamahal na siya. Natigil sa pag-iyak si Shane nang makarinig ng ingay sa labas. Dali-dali niyang pinunasan ng magkabilang pisngi at sinalubong si Carding. Babe! Masayang wika nito nang makita siya. Para bang miss na miss na siya kaagad ng lalaki kahit wala pa naman 30 minuto silang nagkakahiwalay. Anong nabili mo? Tanong niya nang makalapit dito. Hinalikan niya pa ito sa pisngi na ikinangiti nito. Gusto ko itang ipagluto ng isda. Sinigang sa miso. Wow, mukhang masarap nga yun. Oo naman, ako pa ba? Sabay na silang pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso si Carding sa kusina, habang siya naman ay naghihintay lang sa may sala. Nanonood siya sa naraong TV ng kung ano-ano. Babe! Tawag ni Carding sa kanya makaraan ng isang oras. Yes, babe. Luto na ba? Tumayo siya at nagtungo sa kusina. Oo, tikman mo na. Iniabot nito ang isang kutsara sa kanya. Tinanggap naman niya yon at kumuha ng kaunting sabaw. Napailing siya. Hindi mo nagustuhan? Tanong nito. Nakangiting binalingan niya ito. Anong hindi? Ang sarap nga eh. Thank you. Hindi ko ito maka... Natagilan si Shane sa nais pa sana niyang sabihin. Makaano, babe? Natatawang tanong ni Carding. Hindi nito napansin na sandaling dumaan ang lungkot sa kanyang mga mata. Nagpilit siyang umiti. Makakalimutan ko yata ang pangalan ko sa sobrang sarap, babe. Grabe. Sabi na lamang niya na ikinatawa ng nobyo. Sus, nambola pa talaga. Sige na at maghahayin na ako para makakain na tayo. Masaya nilang pinagsaluhan ang masarap na luto nito. Hindi nawawala ang kwentuhan habang kumakain sila. Paraan nila yon para makilala pa ang isa't isa. Kahit na may mga parte pa rin naman sa pagkatao niya ang hindi niya nasasabi sa nobyo. Lumipas pa ang isang linggong puno ng saya sa pagitan nila ni Carding. Araw-araw ay pumapasok sa construction si Carding dahil yun pala ang trabaho nito. Si Shane naman ay nasa bahay lang at parang asawang naghihintay sa lalaki. Marami siyang ipon, kaya kahit hindi magtrabaho ng maraming taon ay ayos lang. Pero ang nagustuhan niya kay Carding, kahit alam nitong nakakaangat siya sa buhay, ayaw siya nitong pagastusin kahit piso kapag magkasama sila. Katwiran nito ay itong lalaki kaya ito ang mabuhay sa kanila. Isang linggo na lang ang nalalabing araw ni Shane sa baler, kaya naisipan niyang sulitin ang mga araw na yon. Naisip niyang dalhan ng pagkain ng kasintahan sa trabaho nito. Hindi kasi nakapagbaon si Carding dahil tinanghali sila ng gising. Halos magdamag kasi siya nitong inangkin. Marunong din naman ako magluto. Kahit simple lang, siguro naman magugustuhan to ni Carding. Ano pa bang kulang? Sandali siyang nag-isip. Nagluto siya ng nilagang baboy para naman makatikim ito ng may sabaw. Ah, sawsawan. Patis na may kalamansi tapos sili. Mahilig naman siya sa maanghang eh, parang ako. Humahagik-gik pang wika niya sa sarili. Sakay ng kanyang sasakyan ay tinungo ni Shane ang lugar kung saan nagtatrabaho si Carding. Magandang tanghali po kuya. Bati niya sa security guard na naabutan doon sa construction site na sinabi dati ni Carding. Magandang tanghali rin, miss. May paglilingkod ba ako sa'yo? Maaari ho bang pakitawag si Carding Guzman? Dadalhan ko lang po siya ng pagkain, kuya. Carding Guzman? Sandali ha, hahanapin ko lang sa listahan ko kung may pangalang Carding Guzman dito. Napakulot ang noo niya, pero binaliwala na lang niya ang narinig. Sige po, salamat. Miss, ilang beses ko nang binaliktad ang mga pangalang nakalista rito.
Pero wala talaga akong makitang Carding Guzman. Po? Sigurado ho kayo? Nagtatakang tanong niya rito. Sigurado ako, miss. Bukod rito sa hawak ko, wala nang iba pang talaan. Pasensya ka na. Subukan mo sa kabilang site, yung pinapagawa ring building sa kabilang kanto. Baka dun mo siya makikita. Sige po, salamat. Pasensya na po sa abala. Nagmanehang muli si Shay na puno ng pagtataka sa isip. Noong isang araw lang ay hinyatid niya roon si Carding, kaya papaano mangyayaring wala roon ang pangalan ng kasintahan niya. Nang makarating sa isa pang building na ginagawa ay muling nagtanong si Shane. Ngunit kaya ng nauna, wala rin daw Carding na nagtatrabaho roon. Umuwing hindi mapakali si Shane. Ayaw naman niyang pagdudahan ng lalaki, kaya minabuti niyang hintayin na lamang ito. Alas 6 ng gabi eksaktong dumating si Carding. Good evening, babe. Salubong sa kanya ni Carding, humalik pa ito sa kanyang pisngi. Halika, babe. May dala akong masarap na pagkain. Saktong bagong sahod kanina kaya ay binili kita nito. Hindi ba paborito mong Italian food? Tanong pa ni Carding habang inihahanda ang mga pagkain sa mesa. Napakunot ang noon niya habang pinigmamasdan ang ginagawa nito. Paano man naman nalaman na favorite kong Italian food? Mas lalong nagtaka si Shane dahil galing sa mamahaling restaurant ang pagkain na dala nito. Sandali itong natigilan. Pag-uwing humiti. Ano ka ba? Lahat halos ng mga mayayamang babae, paborito ang pagkain ng mga Italiano. Ni-research ko sa internet yun. Sige na, maupo ka rito at kumain na tayo. Masyado kasi ako napagod sa trabaho. Sabi nito. Naupo naman si Shane, pero hindi pa rin nawawala ang mga katanungan sa isip niya. Siguro, tatanungin na lang niya ang lalaki pagkatapos nilang kumain. Baka nga naman pagod ito. Babe, may problema ba? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Carding sa kanya. Nasa labas na siya at nagpapahangin. Napansin siguro nito na kanina pa siya nananahimik habang kumakain sila sa kusina. Nais niyang kumprontahin si Carding pero hindi niya kayang ibuka ang kanyang bibig. Alam niyang may itinatago ito sa kanya at ganoon din naman siya rito. Kaya minabuti na lamang niyang manahimik na muna. Bahagya siyang humiti. Wala, napagod lang siguro ako. Naglaba kasi ako at naglinis ng bahay. Tulog na tayo para hindi ka malate bukas. Paiwas niyang sagot at nauna nang pumasok sa loob ng bahay. Naramdaman niya ang pagtabi ni Carding sa kanya sa kama. Pero mariin niyang ipinikit ang mga mata hanggang sa makatulog siya. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Hatid na kita, Carding. May kailangan din kasi akong bilhin sa grocery. Presinta niya nang makitang nakahanda na ito. Sige, babe, para hindi ako malate. Pagpayag nito. Gaya nung isang araw, sa kaparehong construction site niya hinatid ang nobyo. Sa lugar kung saan ang sinabi ng napagtanungan niya ay walang Carding Guzman na nagtatrabaho. Kaya pala isipan talaga sa kanya kung ano ba talagang ginagawa roon ng kasintahan at kung sino ba talaga ito. Kiss ko, babe. Para naman ganaan ako sa buong maghapon. Nakangiting wika nito. Inirapan niya ito. Ayaw niyang makahalata ang lalaki na naghihinala siya. Sus, nambola ka pa. Sagot niya, saka ito binagbigyan. Pagbaba ni Carding, agad siyang nagmaneho sa katabilang nag-asulinahan at ipinarada roon ng sasakyan. Kuya, ito ang 2,000. Pakibantayan naman ang sasakyan ko. Babalik din ako agad. Wika niya sa gasoline boy. Sige ho, ma'am. Ariglado. Pagkatapos siguraduhin nasa ayos ang kanyang sasakyan, nagsuot ng sombrero at jacket si Shane para hindi siya makilala ni Carding kung sakali. Hindi ko naman gustong gawin ang bagay na to, pero hindi ko namatay isang sarili ko. Kaya kung ano man ang malaman ko, bahala na. Naghintay siya ng ilang sandali habang nakatingin sa construction site. Napatayo siya ng tuwid nang lumabas mula roon si Carding. Naglakad ito palayo sa nasabing lugar, kaya naman lakatakbo niya itong sinundan. Sa isang night bar ito pumasok na pinagtaka na naman niya. Ano namang ginagawa niya sa bar na yun? Tanong niya sa sarili. Nag-aalinlangan siyang pumasok, pero hindi naman niya malalaman ng totoo kung hindi siya tutuloy sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng pinto. Unang bumungad sa kanya ang natutulog na security guard, kaya malaya siyang nakapusdit papasok. Kabado man si Shane pero tuloy-tuloy lang siya hanggang sa matanaw niya ang isang figura ng lalaking nakahubad habang may babaeng nakalingki sa katawan nito.
Halatang hinahalik ka ng hubad na lalaki. Carding, kailan mo pa ako niloloko? Naiiyak na tanong niya sa lalaking nakahubad na walang iba kung hindi si Carding. Shane! Mabilis nitong itinulak ang babaeng nakalingkis dito. Sandali, magpapaliwanag ako. Unti-unting nangilid ang mga luha ni Shane hanggang sa tuluyan na yung pumatak. Tama na. Alam ko na ang lahat. Anong ibig mo sabihin? Alam ko nang matagal mo na akong niloloko. Hindi ka totoong nagtatrabaho bilang construction worker, di ba? Hindi. Makinig ka, Shane. Tarantang lumapit sa kanya si Carding. Ngunit isang malakas na sampal ang isinalubong niya dito. Tama na. Hindi na ako magtataka kung bakit ka iniwan ang dati mong kasintahan. Tiningnan muna ni Shane ang babaeng nakangisi lang sa kanya, saka binalingan muli si Carding. Dahil nakakasuka pala yung kakatihan mo sa mga babae. Pagkasabi na yun ay patakbong lumabas sa bar na yun si Shane. Nagtango siya sa kalapit na poste dahil alam niyang susundan siya ni Carding. At hindi nga siya nagkamali. Nakita niyang nagmamadaling lumabas si Carding at kaagad na sumakay sa tricycle na dumaan. Nang makaalis yon, saka naman lumabas si Shane upang puntahan ang kanyang sasakyan. Nasasaktan siya sa nalaman, pero naisip niyang mas mabuti na rin yon. Mas masakit din kasi kapag sinabi niya ang totoo kay Carding, na wala naman talagang patutunguhan ang relasyon nilang dalawa. Pareho silang may lihim sa isa't isa simula pa lang. Ang relasyon puno ng sikreto at paglilin lang ay hindi nagtatagal. Panayang iyak ni Shane habang nagmamaneho pabalik ng Maynila. Hindi na siya bumalik sa bahay ni Carding. Kahit pa nga naiwan niya roon ang ilan sa mga gamit niya ay wala na siyang pakialam. Ayaw na niyang magtagpo pa ang mga landas nila. Nakarating siya ng ligtas sa mansyon at kaagad siyang sinalubong ng ama. Shane, what happened? Pagtataka ng Don nang mapansin ang miserable niyang itsura. Papa! Umiiyak na niyakap niya ang ama. Halatang natigilan ito pero sandali lang yun. Nang maramdaman niya ang masuyo nitong paghagod sa kanyang likuran, mas lalo siyang napaiyak. Shh! Kung ano man yan anak, alam kong kayang-kaya mo yan. Pero huwag mo rin kalilimutan na naririto lang ako sa tabi mo. Handang makinig kapag gusto mo nang magkwento. Hindi sumagot si Shane. Patuloy lang siya sa pag-iyak sa balikat ng kanyang ama. Hindi naman ito nagsalita pa. Hinayaan lang siya. Ilang linggo rin hindi halos makausap si Shane. Hindi rin siya gaanong naglalabas ng kanilang bahay. Lalabas man siya pero sa trabaho lang. Pag-uwi niya, nakakulong lang siya sa kanyang silid. Ganoon siya hanggang sa sumapit ang engagement party nila ni Matthew. Yun din ang unang beses na magkikita sila. Tita, napakaganda niyo naman po. Wika ng pamangkin niya si Christine. Yeah, that's true, cuz. Tita is so pretty. Maarting sabi naman ni Chell, anak ng Kuya Christian niya. You know what, tita? Makakalimutan mo rin ang lahat lalo na kapag nakilala mo na si Matthew Roche. I heard he's so damn gorgeous. Kaya huwag ka nang malungkot. That Carding, wala siyang panama sa mapapangasawa mo. Sabi naman ng isa pa niyang pamangkin na si Osley. Napangiti si Shane. Alam na ng mga ito ang nangyari sa kanya. Ang mga ito lang naman ang kanyang pwedeng hingahan ng sama ng loob. Salamat sa inyo. Tama kayo. Engagement party ko ngayon kaya dapat masaya ako. Anya. Ilang sandali pa at nagsimula na ang party. Nasa entablado ang kanyang ama at nagsasalita. Siya naman ay naghihintay lamang ng hudyat para sa kanyang paglabas sa likod ng entabladong ipinagawa sa may hardin nila. Let's all give the future bride a round of applause. Please welcome, Miss Chrishane Holly. Anunsyo ng MC. Suot ang eleganteng gown ay dahan-dahang lumabas si Shane sa entablado. Madilim ang paligid at wala siyang gaanong makita. Nakatutok ang mga ilaw sa kanya kaya hindi niya gaanong maaninag ang mukha ng lalaking nasa harapan niya na siyang sumasalubong sa kanya. And of course, with her future groom, Mr. Keith Matthew Guzman Rush. Patuloy ng MC. Medyo napaisip si Shane nang banggitin ang Guzman na apelido. Hindi niya alam na yun pala ang buong pangalan ng magiging asawa niya. Pero laking gulat niya nang biglang lumabas ang tinutukoy ng host ng party. Natigilan siya at hindi makapagsalita. Hi babe, miss me? Sabi ng fiancé niya pagkatapos siya nitong halikan sa mga labi na labis niyang ikinabigla. Carding? Halos hindi kumukurap si Shane habang nakatitig sa kaharap.
May ilang segundo yatang dumaan ang katahimikan, saka siya nakarinig ng malakas na hiyawan sa paligid. Ngunit baliwala naman yun sa kanya, dahil pakiramdam niya sa mga sandaling yun, sila lamang ni Carding ang tao roon. Hi, I'm Keith Matthew Rush, your future husband. Pakilala nitong may malapad na ngiti sa mga labi. Hindi malaman ni Shane kung matutuwa ba siya o maiinis. Bukod kasi sa niloko siya nito ay nagsinungaling pa ito sa kanya. Pero aminado siyang namiss niya si Carding. Mas lalo itong gumwapo ngayon. Aren't you surprised to see me? Tanong pa nito. And why would I? Malamig niyang tugon. Nawala naman ang ngiti sa mga labi nito. Pero sandali lang yon. Nang humarap ito sa mga bisita nila, ay nakangiti na itong muli. Kahit naging ngit-ngit ang kalooban, hinayaan na lamang ni Shane ang sarili na sumunod sa mga nagaganap sa kanyang paligid. She remained quiet the whole evening until the party ended. How dare you, Mr. Matthew Rush? Malakas na sampal sa mukha ang pinakawalan ni Shane sa kaharap nang sila na lamang dalawa ang naroon sa may pool area. Let me explain, Shane. Explain? Masaya ka ba na napaglaruan mo ang puso ko? Puno ng hinanakit na tanong niya. Of course not. Kaya nga gusto ko magpaliwanag. Sasabihin ko na sana noon pa ang totoo. Pero natakot akong baka magalit ka sa akin. At sa palagay mo, hindi ako magagalit ngayon? I know I was wrong. But please, pakinggan mo muna ako. Sasagot na sana si Shane, pero bigla niyang naalala ang nangyari sa bar. Magpaliwanag ka sa pulis. Akala mo ba nakalimutan ko na ang... Ano ba? Ibaba mo nga ako. Nagpumigla siya nang bigla siyang buhati ni Carding patungo sa sasakyan nito. Bitiwan mo ako. Manluloko. Papa, please help! Paghingi niya ng tulong sa amang naroon lang sa may harapan ng bahay nila. Kausapan nito ang mga magulang ni Matthew na ipinakilala sa kanya kanina ng lalaki. Hay nako, bahala kayong lumutas sa kalokohan niyo. Sagot ng kanyang ama. Nainis siya sa ama dahil parang desidido talaga siyang ipaubaya na sa manlolokong si Carding. Bitiwan mo nga ako. Manloloko ka. Bulyaw niya sa lalaki. Sabalit parang bingi si Carding na ipinasok siya sa kotse nito. Automatic nitong inilock ang pinto para hindi siya makatakbo. San mo ko dadalhin ha? This is kidnapping. Ipapakulong kita. Will you please shut up? Sandali naman siyang nabigla sa lakas ng tinig nito. At sinisigawan mo na ako ngayon. Naiiyak niyang angin. Gusto ko lang tumahimik at hayaan ako magpaliwanag. Please hear me out, babe. Kahit isang beses lang. Kahit ilang minuto lang. Tumingin siya sa labas ng bintana. Alright, I'll give you 1 hour. Napailing naman si Matthew sa narinig. Saka nag-umpisang magmaneho. Alam niyang may kasalanan talaga siya dahil nagpanggap siya. Kaya ngayon ay kailangan niyang pagdusahan ang konsekwensya ng ginawa niya. Kaninong bahay to? Tanong ni Shane nang ipasok niya sa isang simple ngunit eleganteng dalawang palapag na bahay ang kotse niya. Ours. Tipid niyang sagot at pinagbuksan ng pinto ang babae. Tara sa loob. Doon ko sasabihin sa iyong lahat mula sa umpisa. Walang imik naman itong sumunod sa kanya. Dito tayo titira kapag naikasan na tayo. Umpisa ni Matthew. Pinagmasdan nito ang kabuuan ng bahay. Kompleto na yun ang mga kagamitan at higit sa lahat, maaliwalas dahil mataas ang ceiling. Okay, tayo sa itaas. Don't worry, I won't bite. Pwera na lang kung gusto mo. Yaya niya na may halong biro. Asa ka pa. Angil nito na sumunod din naman. Ito ang magiging kwarto natin. Wika niya nang buksan ang isang silid doon. Pinakamalaki rin sa 4 na silid na naroon sa itaas. Malukip-kip si Shane. Bakit mo dito gusto makipag-usap? May balak ka, no? What? Wala ha. Saka ganun ba ako kamanyak para pag-isipan mo na ganyan? Ewan ko sa'yo. Mataray na sagot ni Shane at naglakad diretso sa may balcony. Hindi mo ba nagustuhan tong bahay, Shane? Pwede ba mag-umpisa ka na? Hindi ako sumama sa'yo rito para pag-usapan natin tong bahay na to. Naririto tayo dahil nagsinungaling ka sa'kin. Linano mo talaga ang lahat ng tumula sa pagtalon mo ko no sa bangin, ano? Pati yung pagiging construction worker mo, planado? Doon mo ba talaga ako nakilala sa baler? O matagal mo na akong kilala? Nitanya nito. Napabuntong hininga si Matthew. Actually, unang kita natin sa welcome party ng pamangkin mong si Christine. Kausap mo noon ang pinsan kong si Miguel Guzman.
Magkapatid ang daddy niya at ang mami ko. Pero last year pa yun, di ba? Exactly. Nung nakaraang taon pa yun. Pero simula nun, hindi na ako pinatahimik ng puso ko. Hindi ka na rin nawala sa isip ko, Shane. Really? Eh bakit hindi ka agad nagpakilala kung matagal ka na palang may gusto sa akin? Simple lang. Dahil naduwag ako. Natawa ito ng sarkastiko. Ano ka, bata? Teenager na torpe, ganon? Tigilan mo nga ako, Carding. Hindi pa rin talaga ito masanay na tawagin siyang Matthew. Yes. Diretsyang sagot niya. Shane can mock him, pero yun talaga ang totoo. Torpe siya. Simula noon, kinulit ko na si Mami na ipagkasundo tayo. Matinik ako sa mga babae, pero pagdating sa'yo, isa akong malaking duwag. At nang malaman kong pumayag ka, ako na yata ang pinakamasayang lalaki sa balat ng lupa. Pero hindi ko nalubos ng aking kasiyahan nang humingi ka ng isang buong bakasyon sa iyong ama. Natakot ako na baka may makilala kang iba, kaya nakipagsabwatan ako sa papa mo. Ano? Si papa? Pero paano? Gulat nitong tanong. Hindi ka ba nagtataka kung bakit alam ko kung saan ka dadaan ang araw na nagpunta ka sa baler? Namilig ang mga mata nito. Don't tell me. Yes, I trapped you. Kasabot ko ang isang mong pamangkin. Sino? Si Christine. She sent me your bucket list. Nakangiting tura ni Matthew. Nahalata niyang hindi na ganoon kagalit si Shane habang nakikinig. Alam niya, unti-unti na niya itong nakukumbinse. Malakas din naman kasi ang loob niya dahil ramdam niyang mahal naman talaga siya ng babae. Pinaghahampas siya nito. Walang yaka ka? Alam mo bang tinakot mo talaga ako noon? Akala ko magpapakamatay ka talagang gago ka. Mabilis na namang hinuli ni Matthew ang mga kamay ni Shane at kinabig ito payakap. No, sinadya ko lang yun, babe. Nung huminto ka kahit hindi mo naman ako kilala, mas lalo mo akong pinaibig. Mabuti talaga ang kalooban mo. At bakit ang dungis mo ng araw na yon? Is that part of your pathetic script? Yes, babe. Para hindi mo malaman na ako ang magiging asawa mo. Magulo ang isip mo noon at gusto mo ng bakasyon. Kaya ayaw kong mas guluhin pa ang isip mo that time. Namiss kita, babe. I'm so sorry if I lied. I'm so sorry if I hurt you. Mahal lang talaga kita kaya ako nagawa mo ngayon. Gusto rin kitang bantayan sa pamamagitan ni Carding. Liar. Nahuli nga kitang may kahalikan sa bar eh. Paano mo yun ipapaliwanag sa akin, ha? Yung pagpapanggap mong Carding natatalon sa bangin at pagiging construction worker, matatanggap ko pa. Pero ang pambababae mo, hindi ko mapapatawad. Sandali niyang inilayo si Shane. Mali ang pagkakaintindi mo sa nakita mo noon, babe. At anong mali roon, ha? Kitang-kita ng dalawang mata ko. Hindi mo kasi ako hinayaan na makapagpaliwanag. Yeah, there's a part of it that was true. But nakita mo na? Eh di umamin ka rin. Mabilis nitong putol sa sinasabi niya. Patapusin mo muna kasi ako sa sinasabi ko. Hinalikan niya ako, pero hindi ko siya hinalikan. Magkaiba yun. At kaya ako nakahuba dahil magpapalit ako ng damit. Basta na lang siya pumasok doon nang walang paalam. Nakita mo naman natulog ang gwardiya, di ba? Isa pa, hindi ko kilala ang babaeng yun. Nakikita ko lang siya doon sa labas ng construction site at nagpapapansin lagi sa akin. Paliwanag niya sa babaeng masama ang tingin sa kanya. Ewan, hindi ako naniniwala. At bakit ka nakapasok sa bar na yon, ha? Nakadama naman ang ini si Matthew sa pagiging stubborn ng kausap. Hindi nga kita niloloko. Mahirap ba talagang intindihin yun? Mahal kita, Shane. Bakit naman kita lolokohin? Hindi. Eh anong tawag mo ron? Nagpakawala ng buntong hininga si Matthew. Hinawakan niya sa mukha si Shane at pinakatitigan sa mga mata. That was just a misunderstanding. Ikaw lang ang mahal ko kay Shane. Wala nang iba. That bar? I know the owner kaya doon ako tumatambay kapag naghihintay ako ng uwian. Tumutulong ako sa bar niya kapalit ng pagtambay ko rin maghapon. At yung construction site? Nakiusap lang ako sa isang engineer na namamahala doon. Napapasukin ako every morning. Binayaran ko siya. Sabi ko may tinataguan lang akong babae kaya kailangan kong iligaw. Akala ng guard doon, kaibigan talaga ako ng engineer. Kaya nakakapaglabas-pasok ako roon. Napakasinungaling mo. Pinaikot mo ako. I'm not, babe. Masyado lang kitang mahal kaya ayaw kong mapunta ka sa iba. And what if I'm not Matthew? What if I'm different, Carding? Di ba mawawala ka sa akin at sa different Carding ka magpapakasal?
At yun ang kinakatakot ko. Kaya nagpanggap ako para bakuran ka na rin. Sabi ko sa sarili ko noon, gagawin ko ang lahat para mahalin mo rin ako. And I did it. I know you love me, Escardine. But I'm also Matthew, your husband-to-be. Kaya sana, ituloy na natin ang pagmamahalan natin. Ituloy na natin ang kasal natin. I love you, Shane. Please forgive me. Pagsusumamo niya sa kainangkin ng mga labi ng dalaga. May pagsukong ipinikit naman ni Shane ang kanyang mga mata. Kanina pa kasi talaga parang sasabog ang dibdib niya sa kilig. Oo, at inis pa rin siya rito. Pero mahal niya ito. At ang totoong nagmamahal, marunong magpatawad. Valid rin naman ang dahilan nito. Nauunawaan na niya ito matapos ang paliwanag nito. Kaya naman ang simpleng halik ay nauwi sa nakakahingal na tagpo. Dave, salamat sa pagkakataong ibinigay mong muli para sa akin. Pangako, hindi ko to sasayangin. Subukan mo lang, baka gusto mong mapatulan. Natawa naman si Matthew at niyakap siya ng mahigpit. Never na. Sorry din, Carding, kung nilihim ko sa'yo na ikakasal na ako sa lalaking itinakda sa akin, na ikaw din naman pala. I understand. Kung totoo naman ako si Carding, I'm sure natatakbuhan mo yung Matthew sa simbahan at babalikan ng balir. Natawa si Shane. At paano ka naman nakakasiguro? Dahil guwapo si Carding at masarap pagmahal, tama? Well... See, kung nagkataon, handa kang balikan si Carding, ano? Oo naman, mahal ko yun eh. Pag-amin ni Shane. But can I still call you Carding hanggang masanay ako sa real name mo? Yes, babe. Guwapo naman ang pangalang Carding eh. Bagay sa akin, right? Nakangiting sagot nito. Right. Naging maganda ang pagsasama ng dalawa sa ikalawang pagkakataon. Masaya nilang pinaghandaan ang araw ng kanilang kasal. Kasalukuyang nasa loob ng bake shop sina Shane at Matthew para sa cake tasting. Panay ang tawanan at lambingan nilang dalawa habang naroon. Ma'am, sir, may napili na po ba kayo? Nakangiting tanong ng manager ng bake shop. Opo, pasensya na po. Hinging paumanhin ni Shane. Ayos lang po, ma'am. Nakakatawa nga po kayong panoorin. Halitang mahal na mahal yung isa't isa. Ngumiti naman sila ditong pareho at ipinagpatuloy ang paglalambingan. Wala silang kaalam-alam na nakatanaw sa kanila mula sa malayo ang isang babaeng umiiyak. Lumipas pa ang isang buwan. Dumating na ang pinakahihintay nila ni Matthew, ang araw ng kanilang kasal. Salamat po, Papa. Wika ni Shane sa kanyang ama. Nasa loob sila ng bridal car at hinihintay na lamang ang hudyat ng kanyang panglabas. Para saan naman, anak? Tanong ng kanyang papa habang hawak nito ang kanyang kamay. Kasi po, kung hindi kayo nakipagkunsyaba kay Matthew, baka'y kakasal akong malungkot ngayon. Hangad ko lang na mapasaya ka dahil hindi mo ko iniwan. I want the best for you at alam kong si Matthew ang lalaking makapagpapasaya sa'yo. Niyakap siya ng ama. Maya-maya pa, nag-umpisa na ang pagmarcha ng wedding entourage. Hindi naman maitago ang kaba sa dibdib ni Shane noong siya na ang naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Matthew. Malapad itong nakangiti sa kanya. Walang pag-aalinlangang tinanggap ni Matthew ang palad niya nang iabot yun ng kanyang ama. Bumulong pa ito sa kanya bago siya akayin sa harap ng altar. You're very beautiful, my soon-to-be wife. And you're so handsome, my soon-to-be husband. Pagkaupo nila sa harap, nag-umpisa na agad ang pari. Mataman naman silang nakinig ni Matthew dito, hanggang sa makaabot sa isang nakakaabang na katanungan. Kung sino man ang tumututol sa kasalang ito ay maaari na kayong magsalita o habang buhay na lang na manahimik. Wika ng pari. Masayang tumingin sa isa't isa sina Matthew at Shane. Alam ni Shane na wala namang ni isang hahadlang sa kanilang pagmamahalan. Subalit, tutol po ako. Nawala ang ngiti sa kanilang mga labi ni Matthew nang lumabas ang isang babae mula sa kung saan. Maris? Bulong ni Matthew. Nangunot ang noon ni Shane habang pinaglilipat-lipat ang tingin sa dalawa. Sino siya, Matthew? Kinakabahang tanong niya rito. Babe, she's my ex. Nakipaghiwalay ako sa kanya nang malaman kong pumayag ka na magpakasal sa akin at... Buntis ako. At ikaw, Matthew, ang ama. Sigaw ni Maris na ikinaputol ng sinasabi ni Matthew. Napasinghap naman ang lahat ng naroroon. Kahit si Shane ay hindi agad nakapagsalita. Maris, anong sinasabi mo?
I'm just telling you now that I'm pregnant. So what now, Matthew? Ipagkakaila mo ba na ilang beses ka nagpakasasa sa katawan ko? Napatayo naman si Shane at tinitigan si Matthew sa naniningkit na mga mata. Totoo ba sinasabi ng babaeng yan, Matthew? Babe. Totoo ba? Yes, but please let me explain. Isang malakas na sampal ang iginawad ni Shane sa pisngi ni Matthew. Mahal kita, Matthew. Alam mo yan. Pero hindi ko kayang mawala ng ama ang magiging anak mo sa kanya. Kaya itigil na natin ang kasalang to. Tumakbo si Shane palabas ng simbahan. Sinundan kaagad siya ng kanyang mga pamangkin. Si Matthew naman ng mga oras na yun ay tulala lamang. Bigla siyang namanhid. Ang sakit na gumapang sa kanyang pagkatao ay halos kainin siya ng buo. I'm so disappointed, Matthew. Simula sa araw na to, pinuputol ko ng lahat ng ugnayan ng ating pamilya. Matapang na sabi sa kanya ni Don Christopher. Lolo, halina kayo. Yaya sa Don ang apo nitong si Christine. Ayusin mo ang gulong ginawa mo, Matthew. Sa pagkakataong to, hindi ka na namin matutulungan. I am also very disappointed on you. Tura naman sa kanya ng kanyang ama sa galit din na boses. Para siyang walang naririnig. Hanggang sa balingan niya si Maris, umiiyak ito. What now? Masaya ka na bang sirain ang buhay ko, Maris? Sarkastiko ang tanong niya. Alam niya sa sarili na hindi totoo ang sinasabi nito. Oo, may mga pagkakataong lumalagpas sila sa ginagawa ng isang magkasintahan. Pero maingat siya. Gumagamit siya ng proteksyon. At noon pa yon, matagal na silang tapos nito. Matthew, I'm sorry. Nagawa ko lang ang bagay na ito dahil mahal kita. Mariing kumuyom ang magkabilang kamao niya nang unti-unting bumangon ang galit sa kanyang dibdib. Mahal? Ganito bang sinasabi mong mahal mo ko? Si Shane ang mahal ko at hindi ikaw. At alam mo kasi nungalingan ang sinabi mo kanina. I'm sorry. Nakayo kong wika nito. Get out! Umalis ka na sa harapan ko bago ka pa makalimutan na babae ka. Taboy niya pero hindi naman natinig ang kaharap. Kaya naman siya na mismo ang umiwan sa babae sa harap ng altar. Ang pari ay naiwan lang ding ng guguluhan. Kailangan niyang ayusin ang gulong yon. Kung kinakailangan lumuhod siya sa harapan ni Shane, gagawin niya. Mabalik lamang ang lahat sa dati at ang pagmamahal nito sa kanya. Samantala, ng mga oras na yon ay hindi malaman ni Shane kung saan siya tutungo. Sumakay siya sa taxi na walang direksyong nasa isip. Ma'am, pasensya na po. Gusto ko lang tanungin kung saan ko po kayo ihahatid. Tanong ng taxi driver sa kanya. Kahit saan ho, basta malayo sa lugar na to. Sagot niyang nakayukot, panay pa rin ang iyak. Nagpatuloy naman sa pagmamaneho ang taxi driver hanggang sa huminto ang sinasakyan nila. Bakit po tayo huminto? Napatingin si Shane sa labas. Pamilyar ang parking kinaroroon na nila. Alam niyo po, may nagawa rin akong kasalanan noon sa babaeng mahal na mahal ko. Saad ng taxi driver. Tumingin naman dito si Shane. Unti-unting nangunot ang noo niya. Pamilyar kasi ang boses ng lalaki sa kanya. Tinignan niya ito sa rearview mirror. Nagsalubong ang kanilang mga mata. Joseph? Gulat na wika ni Shane. Ako nga, Shane. Si Joseph ang tinutukoy niyang nanloko sa kanya noon. Ito ang tinutukoy niyang pera lang ang habol sa kanya. Maaari ba kitang makausap? Baka sakaling gumaan ang loob mo. Pero suotin mo muna siguro itong jacket. Baka isipin nilang ako nagpaiyak sa iyo eh. Kahit papaano, natawa naman si Shane. At hindi niya rin tinanggihan ang jacket na ibinigay nito. Mauna ka na sa labas, aayusin ko lang ang suot ko. Sabi niya. Nang makalabas si Joseph ay pinunit ni Shane ang mahabang gown upang hindi gaanong makaabala. Saka pa lamang siya lumabas at naupo sa tabi ni Joseph. Naaalala mo ba ang lugar na to, Shane? Oo naman. Hindi ba dito tayo madalas mag-date noon kapag wala kang pera? Dahil ayaw mo namang ako ang gagastos. Sagot niya rito. Tama. Nakakatawa, hindi ba? Kaya mo ako nagustuhan kasi ang akala mo hindi pera mo ang habol ko. Kalimutan na natin yon. Honestly, wala akong kahit na anong hinanakit na sayo ngayon. Nagsasabi naman ng totoo si Shane. Simula nang mahalin niya si Matthew ay puro masasayang alaala na lamang ang itinira niya sa nakaraan. Alam mo ba ang totoong dahilan ko? Joseph, sabi ko na nga kalimutan na natin yan. Napatawad na kita. Saway niya rito. Pero hindi nagpatinag ang lalaki.
Nag-offer ang tatay mo sa akin ng malaking halaga at tinanggap ko yun. May kapatid kasi ako may malubhang karamdaman at ginamit ko ang perang yun na pampagamot niya. Yun ang totoo, Shane. Natigilan siya sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Dahil wala na ako mukhang maihaharap pa sa'yo noon. Pinagpalit kasi kita sa pera alang-alang sa kapatid ko. Anito sabay iling. Kaya ba mas pinili mong saktan ako at kamuhian ka? Tumango ito. Oo, kasi wala kang kinabukasan sa akin. Tingnan mo ako, hanggang ngayon isang kahig isang tuka pa rin. Pero huwag kang magalit sa papa mo. Ako rin naman ang nagmakaawa noon sa kanya na huwag sabihin sa'yo ang totoo. Sorry, Shane. Napatango si Shane. Ano pa nga bang magagawa ko? Nangyari na ang mga nangyari. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Pero gusto kong bumawi sa'yo. Sa nakikita ko, tumakas ka lang sa kasal mo. Bakit? Pangit ba siya? Hindi mo ba siya mahal? O gaya ko rin siya? Sabihin mo lang at igaganti kita sa kanya. Natawa si Shane. Kahit kailan talaga, maloko ka pa rin. Pero kahit papaano, napapatawa kita. Yeah, right. Dumaan ang sandaling katahimikan sa kanila bago muling nagsalita si Joseph. Hindi mo deserve ang masaktang muli, Shane. Ayoko nang magtanong pa dahil obvious naman na runaway bride ka. Ganito na lang. Sabihin mo kung paano kita matutulungan. Napaisip naman si Shane. Are you sure? Baka magselos ang asawa mo pag nakita niya ako. Biro niya. Alam niyang nag-asawa na ito noong huling balita niya sa lalaki. Hindi, sa katunayan, hinahangaan ka nga nun eh. Ngumiti si Shane. Sige, ayaw ko munang umuwi sa amin. Alam kong hahanapin ako ni Matthew sa lahat ng alam niyang maaari kong puntahan. Kaya kung pwede sana, makikituloy muna ako sa inyo. Wika niya. Oo naman, pwedeng-pwede ka sa amin. Ano, tara na? Mabilis nitong yaya sa kanya. Walang pag-aalin lang ang sumama si Shane kay Joseph sa bahay ng mga ito. Malugod naman siyang tinanggap ng asawa ni Joseph. Pumayag din itong patirahin siya pansamantala sa bahay ng mga ito. Lumipas ang isang linggo, naroon pa rin si Shane kina Joseph at walang nais na makausap sa angkan niya. Maski ang kanyang papa at mga pamangkin ay hindi niya tinatawagan. Pero isang gabi, habang nanonood sila ng balita, para siyang naputukan ng bomba. Nasa kritikal na kondisyon ngayon ang may-ari at CEO ng CH Gas Corporation, ang pinakamalaking kumpanyang nagsusupply ng gasolina sa bansa na si Don Christopher Holly. Ayon sa aming nakalap na impormasyon, inatake sa puso ang may edad na negosyante. Sabi ng reporter sa TV, hindi makapaniwalang napatayo si Shane habang titig na titig sa TV. Joseph, kailangan ko nang bumalik. Si Papa, kailangan ko siyang puntahan. Nag-aalalang sabi niya. Sige, ihahatid kita. Walang sinayang na oras si Shane. Madali niyang pinuntahan ng ospital kung saan naroon ang kanyang ama. Tita Shane! Salubong sa kanya ng mga pamangkin. Pero ang ama ang agad niyang nilapitan. Papa! Umiiyak siyang lumapit sa Don. Papa, I'm sorry po. Nandito na po ako. Hinalikad niya ang kamay ng kanyang ama at mahigpit iyong kinapitan. Napalingon pa siya nang may brasong yumakap sa kanya. Naroon na si Matthew. Ngayon nandito ka na, magiging maayos na ang papa mo. Kaya huwag ka nang malungkot. Sabi nito. No, kasalanan ko kung bakit siya inatake. Niyakap siya ni Matthew. Hindi naman na siya tumanggi pa at yumakap na rin dito. Sa pagkakataong yon, kakalimutan na muna niya ang galit sa lalaki. Kailangan niya ng karamay at alam niyang si Matthew ang makapagbibigay nun sa kanya, bukod sa kanyang pamilya. Shane, mauna na ako. Paalam sa kanya ni Joseph. Naroon din pala ito at sumunod sa kanya. Kumana sa pagkakayakap ni Matthew si Shane at hinarap si Joseph. Salamat sa tulong niyang mag-asawa, Joseph. Walang anuman. Basta ikaw. Sige, tutuloy na ako. Paglabas ni Joseph ay sunod na nagpaalam sa kanya ang kanyang mga pamangkin. Naiwan na lang sila roon ni Matthew. Siya ba ang Joseph na dati mong naging boyfriend? Yung niloko ka at binirahan? May bahid na inis na tanong sa kanya ni Matthew. Ayokong pag-usapan ng bagay na yan. Si Papa ang importante sa ngayon. Sagot niya rito. What about us? Ayaw mo bang? Matthew, may sakit ang Papa ko.
At saka hindi porkit ni Yakap na kita maayos na tayong dalawa. Gusto kong isang tabi muna ang relasyong meron tayo habang hindi pa maayos si Papa. Ngayon, kung hindi mo igagalang ang desisyon ko, maaari ka nang umalis. I came back not because of you, but because of Papa. Sandali naman itong natigilan. I'm sorry, hindi na ako magtatanong pa. Paumanhin ito at lumabas na lang muna ng silid. Halos isang buwan ang inilagi ng ama ni Shane sa ospital. Mabuti na lang daw at na-survive muli nito ang atake sa puso, sabi ng mga doktor. Kaya naman, naiuwi na rin ito sa kanilang mansyon. Time for medicine, Papa. Sabi niya sa ama habang naroon siya sa silid nito. Ayoko na ng gamot, anak. Lalo lamang ako nanghihina. Papa, maintenance medicine po ito kaya bawal mag-ski. Giit niya at iniabot dito ang gamot. Ininom naman yon ito kalaunan. Alam mo kung anong makapagpapagaling sa akin, anak? Ano yun, Papa? Sabihin mo at bibihin ko kaagad. Hindi pa siya handang mawala ang kanyang ama. At kahit na kailan, hindi talaga siya magiging handa. Kaya gagawin niya ang lahat para dito. Gusto kitang makitang masaya, Shane, iha. I'm happy, Papa. Lalo na't magaling na po kayo. Huminga ito ng malalim. Anak, alam mo kung anong ibig kong sabihin. Gusto kitang maihatid muli papunta sa altar sa piling ni Matthew. Si Shane naman ang napabuntong hininga bago sinagot ang ama. Wala pa ho sa isip ko yan, Papa. Shane, anak, hindi ba narinig mo naman ang paliwanag ni Maris? Nagawa lang daw niya yun dahil sa selos at takot na tuluyang mapunta si Matthew sa iba. Naliwanagan ka na, kaya ano pa ba ang pumipigil sa'yo para tuluyang sumaya? Totoo ang sinasabi ng kanyang ama. Nagpaliwanag na si Maris at humingi na ng tawad sa kanya. Kaya alam na niya ang lahat. Nanunuyo na rin ulit si Matthew sa kanya simula nang umuwi siya. Hindi ko rin ho alam, Papa. Siguro kapag nasa tama na ang panahon. Pero wag niyo po akong intindihin. Ang mahalaga ngayon ay ang tuluyang paggaling niyo. Paano niyo po makikita ang pagsilang ng apo niyo sa akin kung pababayaan niyo ang sarili niyo? Ibig mo bang sabihin ay nagdadalang tao ka na? Masayang tanong ng kanyang papa. Opo, kaya pala lagi ako nagsusuka sa umaga at nahihilo. Yun pala ang dahilan. Pag-amin niya rito. Talaga? Aba, magandang balita yan, iha. Kaya ano pa bang hinihintay mo? Huwag mo nang pahirapan pa si Matthew. At ayokong isilang sa mundong ito ang apo ko na hindi pa kayo kasal. Ilang beses na kayong sinubok ni Matthew ng tadhana. Lagi kayong pinaghihiwalay. Pero kung wala naman kayong ginagawang kasalanan sa isa't isa at kung nagmamahalan kayo, why not ituloy nyo na ang kasal nyo? I know you love him, kaya sinusulsalan kita. Kung hindi mo naman siya mahal, hindi naman kita pipilitin. Do you love him, honey? Yes po. Mahal na mahal. Hindi naman nawala yan kahit na dalawang beses niya akong pinaiyak. Patawarin mo na siya, anak. Mahal ka rin niya. Napailing na lang si Shane. Pinag-iisipan pa niyang mabuti ang bagay na yon. Kahit naman siya ay ayaw ring isilang ang magiging anak nila ni Matthew na wala ito sa tabi niya. Ang kaso lang, may pag-aalinlangan pa rin sa puso niya. Samantala, papasok na sana si Matthew dala ang bulaklak nang marinig niya ang usapan ng mag-ama. Magkahalong tuwa at excitement ang kanyang nadarama. Kaya naman umisip siya ng paraan na alam niyang hindi matatanggihan ni Shane. Inaya niya itong mag-date sa isang restaurant. Matthew, ano na naman to? Sinabi ko na nga sa iyo ang sagot ko, hindi ba? Inis na tanong ni Shane. Alam ko, Shane. Gusto lang kitang makasama sa huling araw ko dito sa Pilipinas. Anong ibig mong sabihin? Halata ang gulat sa mga mata nito. Babalik na ako sa Dubai. I'm staying there for good. Nagulat si Matthew na bigla na lang siya nitong hampasin ng bit-bit nitong shoulder bag. Walang hiya ka? Ang bilis mo namang sumuko. Sige, umalis ka na para... Natutok nito ang bibig nang bigla na lamang siyang lumuhod sa harapan ng dalaga. Anong ginagawa mo, Matthew? Nakakahiya sa ibang kumakain. Hindi naman siya pinakinggan ng lalaki. Christian Holly, gumuha ang mundo ko nang iwanan mo ako sa harap ng altar. Ngunit lalong guguha ang mundo ko kung tuluyan ka mawawala sa buhay ko. Lalo na ngayon na alam ko magiging ama na ako. Madamdaming wika niya. Ano? Paano mo nalaman? Sino na namang nakapag-chismis sa'yo? Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Ang importante ay mapakasalan kita sa lalong madaling panahon.
Kaya babe, please marry me. And I will assure you that you will be the happiest woman on earth. Pangako na sa ikalawang pagharap natin sa altar, wala nang makakapigil pa sa atin. Please marry me, babe. Oo, Ana. Magpapakasal na ako sa'yo. Ayoko rin namang isilang ang anak natin na walang ama. Mabilis nitong tugon. Masayang tumayo kaagad si Matthew at hinalikan si Shane sa mga labi. Kasunod niyon ay ang malakas na palakpakan ng mga tao sa paligid nila matapos nilang huminto sa paghahalikan. Pagkatapos, muling isinuot ni Matthew ang engagement ring na ibinalik sa kanya ni Shane noon. Salamat sa pagkakataong binigay mong muli sa akin. Hindi ko na talaga ito sasayangin, Shane. Naiiyak na sabi ni Matthew. Salamat din sa pagmamahal mo, Matthew. Akala ko isumuko ka na sa katigasan ng ulo at puso ko. Hinding-hindi, babe. Pagkalipas ng halos isang buwan, muli silang humarap sa altar. Ngayon naman ay pakinggan natin ang inyong pangako sa isa't isa. Wika ng paring nagkakasal sa kanila. Paano ba ako magsisimula? Wika ni Shane habang titig na titig kay Matthew. Nagumpisa ang lahat ng ito nang magkita tayo sa baler. Akala ko talaga tatalon ka ng araw na yon. Ganun pa man, madali mong napasok ang puso ko. Si Matthew ka man o si Cardine. Alam kong ikaw talaga ang pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Kaya salamat sa kanya at lalong higit sa'yo sa pagmamahal na pinakita at pinadarama mo sa akin. Akala ko hindi ko na mararanasan pang muli ang magmahal. Akala ko ikakasal ako sa lalaking hindi ko man lang kilala. Pero heto ka. Heto na tayo. Marami mang naging aberya sa pagmamahalan natin. Sa huli tayo pa rin. Pangako na ikaw lang ang mamahalin ko, Matthew. Madamdaming pangako ni Shane sa mister. Malapad na napangiti ang lalaki bago nakuha ang ibukang bibig. Shane, salamat sa pagmamahal mo sa akin bilang si Cardine Guzman. Doon ko napatunayan kung gaano ako kaswerte sa'yo. Kung gaano kabusilak ang iyong puso. Hindi ka namimili ng taong makakasama. Kaya naman lalo kitang minahal. At pangako rin na mamahalin kita at ang magiging mga anak natin hanggang sa huli kong hininga. Napangiti si Shane kasabay ng pagpatak ng dalawang butil ng luha nang marinig ang sinabi ni Matthew. Wala na talagang pagsidla ng kasiyahan sa kanyang puso. Matthew, maaari mo nang halikan ng iyong asawa. Muling wika ng pari matapos i-anunsyo na sila'y mag-asawa na. Dahan-dahang iniangat ni Matthew ang belong nakatakip sa magandang mukha ni Shane. At pagkatapos ay sinihil siya ni Matthew ng halik. Makalipas ang 7 buwan ay pinanganak ni Shane ang kanilang panganay na lalaki. At pagkalipas ng 3 taon ay muli siyang nagbuntis at biniyayaan sila ng 2nd anak na babae. Sabi nga nila, dumadating kung minsan ang pag-ibig ng hindi mo inaasahan. Gaya ng pag-iibigan ni na Matthew at Shane, na sa hinaba-haba man daw ng prosesyon ay nauwi pa rin sa kasal. Kaya naman, sa pamamagitan ng poong may kapal, masaya at puno ng pagmamahalan silang nagsama kapiling ng kanilang mga anak. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.